Ay, kumusta? For today's video, pag-usapan natin itong nabili kong bikepacking fork from Lazada. Around 1,000 pesos lang ang bili ko dito. Lagay ko na lang yung link sa baba. Bisahan natin sa weight at dimension. Weight nito ay 1,300 grams. Crown to axle ay 395 mm. Suspension connected siya para sa 80 mm na 26er. So kung naka 27.5 at 29er ka, magbabago ang geometry ng bike mo. Sitter tube length naman ay 250 mm. Tama lang yung haba. At least may option ka na putulin nito kung gusto mong mababa lang ang handlebar. Pero kung gusto mong mataas ang stock height, pwede mo nang ikip to at maglagay ka na lang ng spacer. Ang brake mount naman ay IS mount. So kailangan mo pa ng IS mount to post mount adapter. Construction naman nito ay gawa sa regular carbon steel. So hindi siya chromoly. Siyempre, ang pinagkaiba lang naman nun is mas mababa yung strength to weight ratio nito. So mas mabigat siya compared sa mga higher end na chromoly steel, which is mas magaang. Pero mas mura siya, kaya nga around 1,000 pesos lang eh. Ang design niya ay bagay sa mga classic na frames. Yung sa bike ko, although hindi siya classic frame, bumagay naman siya. In terms of mga mount, kompleto ito. Syempre, merong 3-pack mount, merong rack mount, may mataas, tsaka merong mababa. Meron ding fender mount, merong butas banda dun sa crown, at meron ding butas para paglagyan ng fender support dun sa bandang dropout. Meron na rin itong drainage ng tubig sa inner part ng blade sa bandang dropout para hindi maipunan ng tubig at kalawangit. Maganda dito, lahat ng parts niya ay may pintura. Di tulad sa iba na tinitipid pagdating sa stirrer tube. Yung kasi yung usually kinakalawang. Pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito. Una is yung brake mount niya. Nung pagkakabit ko nung adapter, tapos sinisentro ko yung brake, hindi ko masentro. Kumakayod yung disc dun sa caliper. So ang ginawa ko, linagyan ko siya ng washer sa pagitan ng brake mount tsaka nung adapter. Tsaka ko na sentro. Ang alawa, balik ko yung second mount dun sa left side dun sa 3-pack mount. So pag maglalagay ka ng cargo cage or battle mount, tabingo. Pangatlo, may pintura pati yung loob ng tread. So nung kinakabitan ko to ng bolt na pang battle cage, kala ko nalolos tread sa sobrang sikip. Yung tread kasi puno ng pintura. So dahan-dahan ka lang para hindi malos tread. Lastly, although hindi naman ito issue, hindi ko lang gusto yung cable guide niya kasi ang style niya is pass-through. Buti na lang naka-mechanical ako kasi medyo hassle kung naka-hydraulic ka. Kung ayaw mo mag-backlash ng cabling ng hydraulic, zip tie mo na lang. So far, yun lang naman yung issue na nakita ko, no? Na long ride na tong bike na to gamit tong fork na to, and lagi ko rin tong ginagamit pang bike commute at pang bili-bili na kung ano-ano sa kanto. So far, hindi pa naman nagkakaproblema. Sana maganda yung pagka-welding. And in terms of aesthetics, okay na okay siya, no? Nagustuhan ko siya. And in terms of tire clearance pala, ang gamit ko dito is 26 by 2.1 na gulong. At malaki pa yung clearance niya sa kabilang side. So kasha pa kahit 2.35. So kung naghahanap ka ng fork na ikakabit mo sa bike packing rig mo or sa touring bike mo, isa ito sa mga option mo, lalo na 1,000 pesos lang, napaka budget friendly. Kaso nga lang, syempre, in terms of tolerances, medyo may problema siya. So, tulad ng sa akin, balik ko yung isang mount, tapos hindi ganun kasakto yung brake mount. So, isa yun sa mga dapat mong i-consider pag bumili ka neto. Yun lang, no? Sana nakatulong sa'yo itong short review or quick review na ito. And kung nagustuhan mo ang video na ito, consider subscribing and hit like na rin.